Hello, good morning. I am Honey J. Fajardo of Plant Fairies Garden. And after 6 months po na hindi nakapag-upload ng vlog, ayan, mag-upload po ako ngayon. By the way, please po subscribe po sa YouTube ko kasi may ano na po ako, may advertise po ako. And then, umabot na po ng 1,000 plus yung subscribers ko. At saka, please po pa-support po. Okay, so, sa ano po natin ngayon? yung tatalakayin po natin ngayon is paano po mag-revive ng kalatean na dumating sa atin na ganito. Okay, so sinong naka-experience na po ng ganito? Ayan po, ito po ay through JRS, mga 5 days po sa JRS shipping. At pagdating sa akin is ganito na. So, what are the causes of this kind of plant? Kasi ako, 2 years na po ako sa shipping ng plants. Umaabot po ng 14 days po talaga yung Via Roro pa, yung kaanuhan pa ng COVID. Ayan, walang airplane po talaga na nagtatransport. So, nagtatransport. So, ayan. 14 days maganda din pa din po. Nagyayalo yung leaves pero hindi ako umabot sa ganito na klase. Ayan. So, what are the causes of this kind of shipping failure? This is a shipping failure. Ayan. So, marami po kasing factor. Number one is, basa yung dahon. Ayan, basa yung dahon. Number two is, hindi maganda yung pagkakabalot. So, ganito yung binalot niya. Okay, so ayan. May tip ako para sa nag-add sa mga shipper dyan. Much better po talaga na newspaper yung gamitin nito. Huwag ganito. Kasi yung newspaper, sa ano ko lang, hindi ko pa ni-research, pero sa ano ko, sa napapansin ko, yung newspaper kasi is nag-absorb din niya ng moisture. Hindi siya nagbibigay ng moisture, nag-absorb siya. Kasi papel siya. Okay, so, ito kasi mainit. Kung titingnan nyo. So, ito yung nakikita kong dahilan kung bakit namatay, nag-ano siya, na nasira siya. So, ayan, nakikita nyo ba, hindi siya papel. Ayan, so, maybe hindi siya nag-absorb ng tubig. Kasi sa amin nagpapak kami, sinasaw-saw namin sa tubig, tapos pinapak, walang talagang nangyari na ganito. Okay, so the next part of this is, ano, paano natin i-revive? Okay, so, in this case, wag niyo munang putulin siya. Ayan, wag niyo munang putulin. Hayaan niyo muna siyang hayaan niyo muna yung ugat niya na sumipsip ng tubig. Ha? Hayaan niyo muna sumipsip ng tubig. Meron naman ditong hindi masyadong damage, hindi masyadong yung dahon, pero ganito talaga siya. Look at this. Hindi ko po talaga siya mabibenta. Alam nyo, worth of 9,000 plus po ito. Pero, hindi ko, ayokong isisi sa seller lahat ng problema, ha? Okay. Sa akin kasi, in my own definition, I am the buyer, it is my risk. Okay, so, nagtiwala ako, sumugal ako, then it is my risk. Dumating sa akin yung plants, hindi siya scam. Okay, good po si supplier. Pero may mga tendencies talaga na ganito. So, sa akin ito ha, sa akin lang po ito. Marami na talaga akong mga supplier na nagkakamali sa pag-ship. Ay, meron ako dito. Kung makikita nyo, meron ako dito. This is 16,000. Okay, so this is 16,000. So, pagdating sa akin sira na via JRS pa din ito. I'm not against JRS ha. Yun lang po talaga yung courier na nagamit. Okay, so hindi natin masisisi kung sino po talaga ang ano. So ito po lahat po ito is damage. So hindi ko mabibenta until such time na hindi magkakaroon ng another leaf or another baby. So kailan ko mababawi yung mga almost 16,000 ko? So maybe mga 4 to 5 months. So ganun siya katagal, and then alam nyo ba na kami mga kalatea sellers is maliit lang po talaga yung puhon ay yung ina-add on namin kasi sa dami ng kalatea sellers hindi na kami pwede mag taas ng presyo na mataas. Okay, so
Sana ito mabibenta ko ito ng 400 to 450. Ayan. Meron ito apat ito na tinanggal ko na yung isang dahon. Pero hindi ko na talaga siya pwedeng ibenta ng ganyang price. Hindi po talaga siya pwede. Okay. That's the risk of shipping, ha? Huh? And then, okay, so, sa ano ko, sa sinabi ko kanina, paano marirevive? So, ito, may fungus ito. So, yung napansin ko, na yung ano, this is the very first, this is the very first transaction of my supplier na sirang-sira. Pero hindi ito sira, nagikagaling sa jars. Naka-air cargo ito, air cargo ito. Pero pagdating sa akin, may fungus pala. So, maganda siya pagdating sa akin. At ano ko, ni tinanggal, usually, kasi seller ako, pagdating sa akin, lahat ng, sa 10 pots, 5 pots po, kinat ko, and then nilagay ko sa mga ganito, maliliit na pots. Okay, so, ano nangyari? So, kasi may fungus siya, after 1 week, nalanta siya. Confuse ako, bakit siya nalalanta? Pagtingin ko sa ilalim, meron na pala siyang, marami pala siyang fungus. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng fungicide at saka fungicide at saka bactericide, and then ayan, may mga survivor, and then ito naka-survive sila. Okay, nag-lash na sila, pero mga 5 months na ito. Okay, so ito yung ano, ito yung dapat nyong gagawin pag ganito po yung itsura. Pag ganito yung itsura ng mga plants nyo na dumadating, lalo na pag ganito, wag nyong sipakin, ha? Wag nyong isipak, or anong Tagalog ng sipak dyan. Wag nyong i-buy piece, kasi sellers tayo, mas malaki yung kitaan pag naka-buy piece na siya, ha? Naka-buy piece. So, yun yung thinking natin, i-buy piece na agad. So, pag ganito yun, wag muna. Kasi pag tinatanggal ninyo each stem, mas lalo siyang nahihirapan mag-survive. Kasi ano, tinanggal niyo yung roots, tinanggal niyo yung siya sa main, yung main roots na kumukuha ng nutrients para sa kanila lahat is wala na. So yung tinanggal mo na isa, mahihirapan niyo na mag-recover. So ang tendency doon, mamamatay muna siya bago siya mag-revive. Yun naman po talaga yung kalatayan, namamatay tapos nagre-revive. Pero how many months? Much longer than it usually takes. Pero kung ganito lang siya, let it be. Pagandahin muna siya. And then makaka-recover siya lahat. Ayan, makaka-recover. So that's the time na magtanggal kayo ng mga bypiece niya. Pero it will take months, okay? Hindi siya magic na tatanggalin, magre-revive agad. Okay, so this one is the worst. So ang mangyayari dito, ganito. Okay, so ganyan. So let it be for 1 week. Mga 1 week, let it be. Na mag-settle yung roots. And then, wag putulin agad lahat. So ang gagawin nyo, ititrim nyo lang. So mag-trim kayo ng mga pinaka-worst na talaga na dahon tanggalin. So mag-left pa din kayo ng some leaves, ayan. Yung mga new, okay, let it be, the new shoots, let it be lang po, ayan. And then after a month, maganda na yung roots. After 2 months ito, may shoots na lalabas. And then after 3 to 4 months, gaganda na din ito. So ganyan siya katagal mag-revive, ha. And then ayan, so yan yung ano ko, yan yung vlog ko for today. Sana maulit muli yung pagba-vlog ko. And then please paki-support and please paki-share po sa mga friends niyo. So sa mga new watchers ko diyan or new viewers ko diyan, kung ano po yung mga question niyo or mga advice niyo into vlogging, ano yung gusto niyo new na topic na gagawin, okay, please comment in the comment section, kasi magta-try ako na maging mas active sa YouTube para
mas active ako sa mga ideas na pwede kong ma-share. Okay, salamat po sa lahat ng mga supporters ko dyan. And again, I am Honey J. Fajardo, your Calathea Fairy. Bye-bye!